po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng Ina na nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupain ngayon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon.
Hindi na nila ito kakailanganin, niisipin o gugunitain at hindi rin nila sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako at hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang magsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman
Nang naghahasik o nahasik sa dawagan, ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga, at inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tigsasandaan, tiga-anim na po, at may tig-tatatlumpu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Sa mga nasa loob at nasa labas ng Quiapo Church at sa lahat ng ating live streamers, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Friday ngayon, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At magandang tanghali po sa inyong lahat. Mukhang gutom na. Mga kapatid, ngayong araw, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana. Sino si San Joaquin at Santa Ana? Yung mga lolo at lola ni ng ating Panginoong Hesukristo at mga magulang ng Mahal na Birheng Maria. Kakaunti lang yung alam natin tungkol kay San Joaquin at Santa Ana. Nakuha lang yung pangalan nila dahil sa Proto-Evangelium of James. Ibig sabihin, ito'y kasulatan na hindi nasama sa Biblia. Pero kahit kakaunti lang yung alam natin tungkol sa kanila, ang mas mahalaga ay alam natin na sila ang magulang ni Mama Mary. At yung mga magulang, sino bang mga magulang dito? Palakpakan, mga nanay at tatay. Ba, halos lahat, no? Yung mga magulang natin, sa ayaw natin at sa gusto, kahit yung mga lolo at lola natin, sa ayaw natin at sa gusto, sobrang laki ng impluensya nila sa atin. Diba? Sa buhay natin, sa personalidad natin, at sa pananampalataya natin. Pwede nating sabihin na kung sino man tayo ngayon, kung sino man ang bawat isa sa atin ngayon, malaking dahilan yan ay dahil sa ating magulang. Kaya pwede nating sabihin na kaya malalim ang pananampalataya ng ating Mahal na Birhen ay dahil na rin sa kanyang mga magulang, sina San Joaquin at Santa Ana. Ibig sabihin, sila ang nagtanim ng salita ng Diyos sa puso ni Maria. Sila ang nagtanim ng salita ng Diyos sa isip ng ating Mahal na Birheng Maria. At speaking of pagtatanim, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kadugtong ng ebanghelyo noong isang araw. Noong isang araw, yung ebanghelyo ay tungkol sa talinahaga ng maghahasik. At ngayon naman, in-explain na kung ano yung kahulugan ng maghahasik. Ang binhi ay ang salita ng Diyos at ang mga lupa ay yung iba't ibang klase, iba't ibang uri ng pagtanggap ng salita ng Diyos. At merong iba't ibang uri ng pagtanggap ng salita ng Diyos depende sa tao. Pero mahalaga ding pagnilayan na tayo mismo, bawat isa sa atin, katulad ng mga magulang, magulang man o hindi, tayo din ay nakakapagtanim ng salita ng Diyos sa ating kapwa. Kung talagang salita ng Diyos yung tinatanim natin, eh baka naman imbis na salita ng Diyos, sama ng loob yung naitatanim natin sa ating kapwa. Pero anyway, iba't iba yung klase ng lupa dahil iba't iba yung klase ng pakikinig sa salita ng Diyos. Iba't ibang klase ng lupa yung sinabi sa talinhaga dahil may iba't ibang klase ng pakikinig. Kasi
tayo bilang tao kahit magtanim tayo ng magtanim ng salita ng Diyos sa ating kapwa, nasa Kanya pa rin yan kung paano niya tatanggapin. Dahil unang-una, may mga nakikinig na hindi naman talaga nakikinig. May mga nakikinig pero ayaw naman talagang makinig. Ibig sabihin, sarado ang isip, sarado ang tenga. Diba? Merong mga ganong tao. Kahit pagsabihan mo ng pagsabihan, pagalitan mo ng pagalitan, aba, wala rin. Kahit pangaralan mo ng pangaralan, sinabi mo na lahat, ginawa mo na lahat, hindi pa rin nagbabago. Ibig sabihin, in the first place, ayaw talagang makinig. Sarado ang isip. Sarado ang puso sa salita ng Diyos. At minsan, nangyayari ito mismo sa atin dahil nakakalimutan natin na ang daluyan ng salita ng Diyos ay hindi lang naman ang banal na kasulatan. Ang daluyan ng salita ng Diyos ay hindi lang naman ang misa, ang naririnig natin mula sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Minsan, ang nagiging daluyan ng salita ng Diyos ay ang ating kapwa. Katulad ng magulang natin, kapatid natin, teacher natin, kapwa natin. Pero dahil tao din sila, nakakalimutan natin, daluyan din pala sila ng salita ng Diyos. At pag nakalimutan natin na daluyan sila ng salita ng Diyos, ayaw na minsan nating makinig. Sinasara ang isip at puso. Kaya yan yung unang klase ng mga nakikinig. Mga nakikinig pero ayaw naman talagang makinig. Pangalawa, may mga tao na nakikinig pero sa umpisa lang. May mga taong nakikinig pero sa simula lang. Parang yung mga uso, di ba? From time to time may mga nauuso. Pagka may nauso, mawawala din. Diba, nauso minsan yung lato-lato. For a time nauso, tapos ngayon wala na. Wala nang naglalaro. Parang ganun din minsan tayo sa pakikinig. May mga pagkakataon, kapag ka nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tayo ay naaantig. Tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Tayo ay nagkakaroon ng pananampalataya. Parang wow, ang ganda naman ng sinabi nung ni Father. O di kaya naman, ang ganda naman nung narinig ko doon sa pagbasa. Ang ganda naman nung narinig ko na sinabi ni Jesus. And then pagkatapos nun, wala na. Balik na sa dati. Bakit ganon? Kasi nakakalimutan natin na panatilihin sa atin ang salita. Nakakalimutan natin na panatilihin sa ating puso at tandaan yung mga salita na narinig natin. Kaya minsan, hindi lumalago. Yan yung pangalawang klase ng nakikinig. Nakikinig, pero sa simula lang. Pangatlo, merong mga nakikinig, pero sa sobrang busy, sa sobrang dami ng concern, hindi na makapasok ang salita ng Diyos. Diba marami tayo dito ngayon sa loob ng Quiapo Church, punong-puno hanggang sa labas, may mga nanonood sa live streaming natin, pero hindi porket nandito tayong lahat, ang ibig sabihin niyan, lahat ng salita ng Diyos ay nakakapasok sa atin. Pwedeng nandito tayo, pero yung isip natin, nasa ibang concern. Pwedeng nandito tayo, pero yung isip natin, nasa labas. Diba nga, minsan, pag magsisimba tayo, pagkasimula na ng mga salita, tingin na tayo agad ng tingin sa relo. Kasi baka may hinahabol na schedule. O di kaya naman, nakaupo nga tayo dito, pero usap naman ang usap sa katabi. O di kaya naman, dahil pagod na tayo sa dami ng concern natin, nakakatulog na lang tayo. Ang dami nating iniisip, ang dami nating concern. Sa sobrang dami, hindi na makapasok ang salita ng Diyos. Mga kapatid, maraming klase ng nakikinig sa buhay natin. Pwedeng may nakikinig ka, pero hindi ka naman talaga nakikinig dahil ayaw mong makinig. Pwede namang
nakikinig ka sa salita ng Diyos, pero sa simula lang, sa bugso lang ng damdamin, tapos wala na, pwede rin namang gusto mong makinig, pero hindi ka makapakinig dahil sa dami ng concern. Kayo na lang pumili kung saan kayo dyan. Pero sana, doon tayo sa totoong nakikinig, sa ika-apat na klase. Ang tunay na nakikinig ay yung nakikinig, tinatanggap ang salita ng Diyos, pinagninilayan ang salita ng Diyos, at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Dahil hindi sapat kung tatanggapin lang, hindi sapat kung maririnig lang, hindi sapat kung panandalian lamang. Sa tunay na nakikinig, ang salita ng Diyos ay buong pusong tinatanggap, pinagninilayan, inuunawa at higit sa lahat, isinasabuhay. Katulad ng ating mahal na Birheng Maria, katulad ni San Joaquin at Santa Ana. At sa pagpapatuloy ng ating buhay, habang tayo ay nagdedebosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, sana matularan natin ang kanyang pagtanggap sa salita. O sana matanggap natin ng lubos ang kanyang salita. Hindi lang nating matanggap ang kanyang salita, kundi maunawaan ito at maisabuhay ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ama ng mga. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan ng simbahan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng salin lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan, naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang, naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak, naway lagi magmahal at gumalang sa kanilang magulang at mga ninuno, manalangin tayo. Ang mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama ng mga salin lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway pagkaloob ng Diyos ang kapayapaan, manalangin tayo. Ama ng mga saling lahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklorin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh,
tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Joaquin at Santa Ana at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka. Sa pahinangalan mo, mapasahamin ang paharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you both.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoong, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Parang sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Amen. Katawa ni Kristo. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kumpilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo, bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming magsalo o kaming nagsalo sa pagkainlaan sa mga anak, ay pabanalin mo sa Espiritu ng iyong pagtukpok sa aming lahat. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dadadala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.